Shoutout sa mga solid nating ka-teammate na sila Daniel Fernando, Resty Rica Plaza, Christian Trinidad, Jason Calyado Brioso, Arnold Salazar, Kindos Lucanias, Gilbert Cruzada, and Arnold Salazar. Barangay Hinebra, ipinakita muli ang kanilang trademark na Never Say Die kontra Phoenix. Pero kung yan ay good news, eto naman ang bad news. Yung Japet Aguilar na isa sa mga key player ng Barangay Hinebra ay mukhang goodbye na this conference. And Northport Batang Pierre na nag-ingay sa pagbulusok na itong nakaraang linggo, pinatahimik ng tropang giga. So ang lahat nga ng yan mga ka-teammate ay ating iisa-isang talakayin. Pero bago ang lahat, huwag nyo po munang kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating videos at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. Northport Batang Pierre, isa sa mga teams na rumatsyada ng mga panalo last week. Pero netong last game nila, pinatid sila ng tropang giga. Sa huling laban ng Northport Batang Pierre kontra TNT tropang giga, ay ipinatikim ng TNT rookie guard na si Mikey Williams ang kanyang init sa court, na bumitaw lang naman ng 29 points, katulong ang sophomore na si Kib Montalbo na bumitaw ng 22 points upang maparatsyada ng maayos ang team nila na Tropang Giga. Ang TNT Tropang Giga mga ka-teammate ay meron nga pong siyam na panalo at may isang talo. At dahil nga sa pagkapanalo nila kontra Northport Batang Pierre na itong isang gabi, sure na sila para sa twice to beat advantage. At about naman sa kampo ng Batang Pierre, good news dahil muling nagbalik na nga po ang head coach nila na si Coach Pido Harencio na matatanda ang dumanas ng sakit na alam naman natin kung ano ito. Natalo man ang Northport, positibo pa rin naman sila na kaya nilang makapasok para sa playoffs. At patungkol naman sa naging laban ng Barangay Hinebra kontra Phoenix Super LPG Fuel Masters. Sa unang yugto ng quarter, mapapansin na patuloy ang struggle ng laro ng Barangay Hinebra na kumamada agad ng 33 points ang Phoenix, samantalang ang Barangay Hinebra ay naiwan sa 14 points. Pagdating ng second quarter at hanggang pagtatapos, pumalag na mga po ang mga taga-barangay. Kaya naman hanggang dulo ng game, doon nakita ang paglabas muli ng NSD Spirit ng koponan kung saan natapos nga ang laro with a final score 92-87, kung saan naungusan na nga rin po ng Barangay Hinebra ang Phoenix Super LPG Fuel Masters pagdating sa standings. Sa naging laro ngang ito, hindi napasubo o napanganga ni Perkins ang mga taga-barangay dahil tulad ni Stanley Pringle, tumapos lang naman ito ng 31 points kung saan hinirang pa itong best player of the game na sinunda naman ng 23 points ni LA Tenorio na meron 6-4, 11 beyond the arc. At bukod pa dyan, umambag pa din ang big man ng Hinebra na si Sistand ng double-double na merong 21 points and 11 rebounds. At itong si Scottie Thompson na kumamada rin ng 12 points and 11 rebounds. So itong ang larong ito, isa crucial game match para sa dalawang koponan na ito. At dito nga rin na-realize ni coach team na namimiss nga raw nila yung Hinebra fans. Ayon nga sa nabasa nating naging pahayag dito ni Winning Nest mentor Coach Tim Cohn, "This is our typical Hinebra game. We battled, we come back, we miss the Hinebra fans." So kung good news nga ang pagkapanalo mga ka-teammate ng Barangay Hinebra kontra Phoenix,
ay medyo bad news naman nga para sa isang player nila na alam naman na isa ito sa key player ng Barangay Ginebra na si Japet Aguilar, kung saan nakita nga ng mga fans na hindi ito ipinasok sa game. At pansin din natin sa larong iyon na may brace ang tuhod ni Ginebra forward center high flyer player na to. Base sa pagkakaintindi natin sa nabasa nating report about sa estado ni Japet Aguilar, isang malaking question mark nga para dito kung makakaabot ba siya na makabalik pa sa conference na ito. Dahil sa nagkaroon si Japet ng injury na base nga po sa report, sustained a sprained MCL sa kanyang left leg. So ayon nga sa isang pahayag ni Coach Tim Cohn na nabasa natin, prognosis on the injury is that it will take 2 to 3 weeks before Aguilar can be into top shape. So matagal-tagal din yung pagpapagaling mga teammate. Ang good news dito, base sa report, no tear in the MCL. So it's really a sprain. Kaya lang, kailangan nga lang niya talaga mga teammate na ipahinga rin talaga ito ng 2 to 3 weeks. So yung ganito naman raw injury, kaya naman raw ilaro. Kaya lang, napakasakit raw nito at mahirap rin italon. Kaya naman, mahaba-haba rin na araw or linggo na walang makikitang Japet Aguilar sa Barangay Ginebra dulot nga nitong pagkaka-injury niyang ito. Kasabay pa nga niyan, napakaikli lang ng conference na ito. Kaya di rin natin alam kung makakaabot ba siya muli makalaro this conference. Pero sana bilang opinion natin dito, ipagdasal natin si Japet na mabilis gumaling ang injury na ito. At ganun na rin sa mga ibang players na nakakaranas din ng injury. Dahil mas maganda kasing manood ng basketball game kung lahat ng players sa bawat team or koponan ay healthy, diba? So ito nga po muna mga ka-teammate ang ating sports pasada.